Magandang araw, may gagawin mo tayong refrigerator, yan ang tatak niya sa inyo. Ito yung ano niya, yung freezer niya, yan printed. Yan. Bali ang nangyari dito, nag-yelo to, tapos nang parang binawa nila ng paiga, nang isaksakuli nila, nawala yung yelo, pero gumagana yung ano, yung motor niya. Kaya doon tayo tututok sa may likod. Ito yung ano niya, yung pinaka ano niya, pinaka diagram niya. Ang ano niya, ang ampere niya, yan yung current 0.75, yan. Tapos ang prion niya, dito nakalagay. Dito sa pinaka motor, ayan nakalagay 134A. Yan. Bali ang gagawin natin ngayon na isasaksak natin siya. Tapos magpa-flashing tayo para yung ano yung pinakalang isdo sa may freezer matanggal, para matanggal yung bara ng ano ng mga moisture sa may pinaka freezer niya, tsaka dito sa may ano sa pinaka filter dryer niya, itong capillary tube. Bali ito, papalitan din natin ito ng filter dryer para yung pagpasok ulit ng bagong prion ano na siya, normal, maganda na yung pinaka cycle ng prion niya, mag-yelo na siya. Bali, ang gagawin natin ngayon, sasaksak muna natin, titignan natin kung under yung ano yung compressor niya. Kukunin din natin yung ampere ng compressor, kung ilan ampere ang lumalabas dito. Sasaksak ko, ha? Yan, mandal na siya. Bali, ang ampere na lumalabas ay 0.7. Normal lang, okay lang. Tama lang yung pinaka-ampere ng ano, ng compressor niya. Bali, ang gagawin natin, bali, itong tubong to, yan, papasok na yan. Ano yan, galing yan sa may ano, sa freezer, puputuli natin dito para ano, magpa-flashing tayo. Para lumabas yung ano, yung mga ano yan, moisture sa may freezer. Hanggang dito, ito, yung pinaka-capillary tube niya, yung pinaka-moisture din dyan, lumabas. Kasi ito yung ano yun, itong filter dryer na to, papunta sa may capillary tube, pumasok din niya sa pinaka-freezer. Tapos pagdating sa freezer, dito siya lumabas. Ito, itong tubong to, sanction to. Ito ang puputuloy natin para ano, may flashing natin. Ito, itong tubong ito, ipa-flashing natin. Palalabasin natin yung mga langis na nandun sa may ano, sa freezer. Bale, ito, papalda natin yung tubo rito. Yan, lakas ng tagas. Yan, lumabas din langis. Oh. Bale, dito pala tumapon niya ano, yung pinaka-prion niya. Ayan, bali, na flashing na rin natin. Magdudugtong tayo ng ano ng tubo para matanggal yung butas na ito. Matanggal natin yung saksak. Bali, puputuloy natin itong ano to. Lalagay tayo ng ano dito ng charging port. Ito yung ano niya, yung pagkarga ng ano ng prion. Dito, maglalagay tayo. Tapos napapalitan natin yung tubong to. Bale, ito, na welding na natin siya. Yung kinalawang dito, pinalitan na natin ng tubo, winelding natin. Dito tayo kumuha sa ano rin niya, sa may tubo niya rito. Ayan, tapos dinugtungan na lang natin siya ng one port para eksakto uli. Tapos itong ano, itong filter dryer na ilagay na rin natin, na i-welding na natin. Papunta rin sa may ano, sa may capillary tube. Ayan. Ito ang ilalagay natin dito. Itong ano, sa high pressure to sa discharge line. Tapos ito naman yung charging port, excess valve, para naman dito tayo magkakarga. Ayan. Bali, ang gagawin natin ngayon,
ilalagay na natin itong ano, itong gauge natin para ano, magkarga na tayo. Pero bago tayo magkarga, ito, gagamitin muna natin ito, babacuumin natin para yung moisture sa loob ng ano, ng rep na ito, mawala, mahigup siya. At ang pumalit, yung mga prion lang. Yan ang gagawin natin. Ito, itong kulay blue, dito yun sa may excess bulb. Yan, dito na lalagay. Tapos itong kulay red niya, dito sa discharge line, dito, sa high pressure. Ito. Tapos itong kulay yellow, dito natin lalagyan, dito sa, ano na, sa vacuum. Ito ang ihigop. Ito kasi common niya ito eh. Kumbaga sa ano, dito ilalagay rin yung ano, yung prion tank. At ano, sa pagkarga, tsaka itong vacuum. Ito ang ihigop ito. Sasaksak natin ito. Itong vacuum na ito. Yan, sasaksak na. Tapos itong gauge, kailangan humigop siya. Kailangan maging negative 30 siya. Pahigupin natin siya ng ano, mga 15 minutes para yung ano, yung moisture ng buong rep matanggal. Mahigup niya. O yan, nasa ano na, halos 15 minutes na binabacuum niya yung ano, yung pinaka compressor niya. Ang gagawin natin na sasara natin itong ano, itong charging gauge na to. Yan. Tapos, sasara na rin natin itong ano, itong vacuum. Off natin. Bali, ang gagawin naman natin na mag-ano ulit tayo ng mga 15 minutes, titignan naman natin kung magbabago to. Kung aabot sa zero. Pero kapag nag-negative ano lang siya, negative 30, hindi siya tumaas dito sa ano, bisibeno, walang butas. Yan. Ay, ano, halos na sa 15 minutes na siyang ano, naka-off yung ano, yung compressor. Ang nagmamonitor na lang sa atin dito, itong gauge. Ang gauge niya nandun tayo sa negative 30 niya halos. Hindi siya pumunta sa, dito sa may black na zero. Ibig sabihin, yung 15 minutes na yun, wala siyang butas. Kaya hindi siya, nawala sa negative niya, walang butas. Kasi kung may butas yan, babalik siya dito sa may pinaka zero niya, kasi may singaw. Yan ang ano, ang monitoring ng ano, ng gauge na to para sa vacuum. Para ano yun, yung iupin yung ano, yung moisture niya, at pagkatapos niyon, pag inoff na, mamo-monitor din kung yung gauge mo mapupunta sa zero. Ibig sabihin, may tagas. Kaya ang gagawin natin ngayon, magkakarga na tayo. Pag-aandarin na natin yung compressor, itong rep na to. Tapos ito, tatanggalin na natin to, papalitan na natin ang prior tank. Yan ang mga step na gagawin natin. Ito yung preyo natin. Bali, ito naman ang ilalagay natin dito sa kulay yelo. Ito naman ang ilalagay natin, itong yelo. Dito yung vacuum. Pagkatapos ng vacuum, ito namang ano, preyo yung tank para magsimula na tayo magkarga. Ayan, nailagay na natin yung ano, yung tank niya. Bali, ang gagawin natin, itong ano naman to, yan, yung clameter, itinan natin kung tama yung ampere. Ang gagawin natin na isasaksak na natin itong rep. Yan. Yan ang ano yan, nakamonitor ngayon. Pero nakalagay lang doon, 0.75 ampere.
Yan. Gawin natin ay magkakarga na tayo, ha. Bali magpapasingaw muna tayo dito ng konti para yung ano, yung moisture dito sa may dito sa may hose na dilaw, matanggal din ano natin na preyon talaga. Bale yan, magsisimula na tayo magkarga. Ang pagkarga nito, daan-daan lang. Yan, ganyan lang. Huwag yung bibiglayin para yung pasok ng preyon doon sa may ano, sa compressor, sa freezer, daan-daan din. Kasi mayroon pag nabigla eh. Biglang bumabacum eh, bumabara. Kaya na, nasa ano na siya, nasa zero, lumagpas na siya sa negative 30. Ibig sabihin na may karga na ano, yung preyon niya. Kapag ganyan na punta na sa zero yung ano, yung karga niya, hinto muna natin yung ano, yung pag-charge ng preyon. Hayaan muna natin mag-cycle yung ano, yung preyon niya sa loob para ano, at least gumanda yung ano, yung cycle. At kung magsisimula na mag-yelo, ang gagawin natin, titingnan natin yung freezer. Titingnan natin kung may yelo na kahit konti. Ayan ang freezer nyo. Ito, kung mapapansin nyo rito, nagkakaroon na siya ng crystal. Ito na, kasi dito nagsisimula yung ano yung preyon niya. Ayan, papunta rito. Nagsisimula na siya, kumikintam na siya. Ibig sabihin, kung ano na, pumapasok na yung preyon dito, nagsisimula na siya magbuo. Pero hindi pa tapos yan kasi nasa zero pa lang tayo. Kakargaan pa natin na hanggat maaari nasa 10. Ano siya? 10 PSI. Yan, ito pa rin yung ano. Zero pa rin. Bali nga, didiretso na natin yung pagkarga para at least umano na yung ano yung yelo sa freezer, pumantay na. Yeah, hinito natin oh. Bali na sa number 10 siya. Ito yung 0, ayun yung 20. Nasa 10 natin siya ano. Inihinto dito sa 10 PSI ng charging line. Ngayon, titingnan uli natin mamaya yung ano, yung preyon. Kung titingnan muna natin yung freezer kung ano yung lapat na yung yelo niya. Pero bago natin gawin 'yon, yung mga to lalagyan natin to ng ano ng sabon para malaman natin kung may tagas. Kung may bubula. Yan. Eh wala namang bumubulang ano. Yung na ano ng sabon, ibig sabihin walang butas yung ano yung mga tubo niya. Anormal siya. Ayan. Wala sa mga hinang at hindi sa may filter dryer, wala. Ayan ang paghanap ng ano, kapag nagkakarga kayo, ayan ang paghanap ng kung may tagas pa yung ano, lagyan nyo ng bula. At ito yung gauge niya sa may ano niya, sa charging line niya, nasa number 10 pa rin. Yan, hindi nagbago. Tapos yung ano niya, sa high pressure, ito, yung ano, yung sa discharge line niya rito, ito.
Ito, kung pagmamaslan nyo itong anong to, kulay pulang to. Yan. Sa high pressure yan, dito yan. Bali, nasa ano siya eh. Nasa 175. Nasa pagitan siya ng 150 at 200, 175. Ibig sabihin, yung pressure ng ano, ng compressor, yung bomba niya, maganda pa kasi kapag yan bumaba ng 100, ibig sabihin, mahina na yung bomba ng ano, ng compressor. Pero ito, okay pa yan. Nasa 175. Tapos ito, yung pinaka ano niya, pinaka-condenser niya, dito wala. Dito ang umiinit, dito sa may gilid na to, mainit, tsaka rito sa kabilang to. Yan. Yan ang ano, ang design ng anong to, ng refrigerator na to, yung pinaka-condenser, wala na rin sa likod, sa gilid na. Ngayon, ang titignan natin ngayon, yung yellow sa may ano, sa loob ng preset, tingnan natin kung, ano siya, kung buo na yung ano niya, yung yellow niya. Ayan, nandito tayo sa may ano, sa harapan, sa freezer. Titingnan natin itong ano, itong pinaka-freezer niya. Ay, kung pakikinggan nyo, kung may ano, may naririnig kayong ano, ano, parang agos ng tubig. Ayan na. Ang ibig sabihin, umiikot na yung ano niya, yung freon niya. Tapos ito, ayan o, umuusok-usok na. Ayan o. Ayan, nag-yelo na, ayan o. Nandito. Ayan. Ibig sabihin, ano na, normal na yung ano niya, yung yelo niya, pakakapali na lang, halos lahat ng, ano, halos lahat ng tubo, yan, kahit dito sa taas, ayan, no? Ayan, kahit dito sa taas, ayan, may yelo na, ayan, normal na. Ang mangyayari na lang dito, kakapal na lang siya, para malagyan na nila ng, ano, kahit anong gusto nilang ilagay. Ayan, bali yung ano niya, yung pressure niya dito sa may ano, hindi nagbago sa may charging line na sana ano siya 10 PSI, tapos itong sa high pressure niya 175, tapos yung ampere ng ano, yung ampere ng compressor ay 00.8. Yan. Parehas lang ng ano yan ng ano ng ampere doon nakasulat. Yun naman nakalagay doon 0.75. 0.5 ang ano ang lamang lang, pero parehas na yan, the same yan. Yan po. Sige po, marami po, salamat sa panonood. Basta watch, share, and subscribe na po kayo sa mga ginagawa para at least lahat na susubaybayan. Sige po, marami po, salamat.